Mas masarap yung budbud na asin kasi dumadaan siya sa filtration process eh. At saka yung traditional na nilalagyan mo siya ng balunos at saka salangkugi is very unique. Located in the province of Iloilo, Miagao is a coastal town with a salt-making tradition that dates back as early as 1823. In its glory days, the town produced up to 10,000 sacks of budbud, or salt, annually in the salt farms spread across the coastline of its 21 villages. Always, the heirloom tradition would be a sight to behold, a process that cannot be seen anywhere else in the world. Today, Miagao's salt-making tradition is on the verge of becoming a distant memory. Several hacienderos have turned their backs on it after shorelines have become more sparse because of climate change and the establishment of seawalls. The younger generation also lost interest in the art due to its laborious process. 195 years have since passed after Miagao began harvesting salt. Today, only one woman remains to take the helm in reviving the town's dying budbud sea salt industry. Ako si Lorly Paguntalan Noblesada, isang registered social worker, 47 years old, taga Miagao, Iloilo, na ngayon po ay isang asendera na kung saan po ay gumagawa ng budbud sea salt. Yung Miagao na budbud salt, ito ay nagsimula pa noong 1820s. Naririyan pa naman kami sa may barter pa rin kami hanggang ngayon. Halimbawa, ang lore, may mais kami at saging, pwede bang magpalitan tayo ng asin? Okay. Halimbawa, yung salangkugi namin at balunos, ano lang yan, barter. Binibigyan nila kami ng balunos at salangkugi, so ang kapalit niyan, asin. Yung asawa ko, yung talagang asendero at asendera sila noong unang panahon. Nasa isip niya pa rin kung paano yung paggawa ng asin, ganyan. Napakaganda kasi diba noong 1820s pa yun, walang aklat pero na-preserve. Nare-revive mo pa rin yung kultura at tradisyon ng paggawa ng asin. Nag-organize po kami ng mga elderly at saka mga loving mothers. So nagkaroon po ako ng proposal sa kay Chancellor Minda Formacion na kung pwede makagamit po kami ng property ng UP. Noong 2018, pinatawag ako ng UP kay Ma'am Bebo Trevilleo na sinabihan niya ako na, Lord, nakita namin pala yung proposal mo. Ano, gusto mo pa bang gumawa ng asin? So, gin-grab ko yung opportunity. Pinili ko yung pag-aasin kasi nakikita ko eh, kung mag-aasin ka pala, ang tagal mong mamatay. Kasi wala kang sakit, di ba? Malusog ka pala dito kasi palagi kang nakalublob sa tubig dagat. Gusto kong ipakita na kailangan naming i-revive, i-preserve eh. Dapat bilang asendero o asendera, dapat mag-start sa iyo. Riyan ang passion mo na talagang gagawin mo po siya. Pero kung pera lang yung habol mo, hindi yan maglalast. Yung process ng paggawa namin ng asin, na budbud na asin, una-una, kailangan for 2 to 3 months, kailangan talaga namin linisin ang buong area. Kukunin yung mga bato, yung mga dumi-dumi, lahat. At saka after that, magkaroon na kami ng fencing. Nilalagyan namin ng floodlets para malaman nila na itong lugar na ito is asinan. And then, ito yung buhangin talaga. Kailangan na diligan natin ng tubig dagat. And after that, after 1 week, so dinadala na natin itong row, isang row ng buhangin doon sa filtration house.
Doon sa filtration house, doon ay inuugasan natin ng tubig dagat. So ngayon, dahil nag-innovate nga, so meron na siyang gripo doon na hugasan siya ng tubig dagat yung buhangin at saka ma-filter na siya. Doon na siya pupunta sa depository na tinatawag namin na kamaw. Doon na namin siya kinukuha at nilalagay sa mga blue drums. At saka sa blue drums, doon na namin kukunin naman at ilalagay doon sa may bamboo beds. And after a day or two days, nakadepende rin sa init ng araw at saka sa hangin. Nagmamatter rin pala yung hangin. Pag northern yung hangin at saka mainit, ay talagang ang ganda. Pero pag ang init ng araw makulimlim at saka yung hangin is southern, so hindi siya talaga mag-solidify. So napakahalaga na very observant ka bilang asendera o asendero at saka malalaman mo kung may ma-harvest ba tayo ngayon o wala. Mula naman doon sa may bamboo beds o doyduyan, hindi mag-harvest na tayo. After harvest, whole night siyang ilalagay natin dyan sa may depository kasi ano'y basa pa yan. And then, after a day, ano pa na, nilalagay namin sa may drying facility na nasa net. Doon naman natin siya nilalagay for one day. And then, doon na tayo pupunta sa ating roasting house. Dati, wala kaming roasting house. Pero dahil sa training namin sa food safety, kailangan talaga na i-roasted yung asin to kill the impurities. And then, doon na tayo magpapackaging. Yung 500 grams is 100 pesos. Noong 2018, nung nagsimula kami, meron pa namang nagbubudbud dyan sa barangay Gibungan. Kaso lang yung sa kanila kasi, nang nitong mga 2023 na, parang nagkaroon na sila ng dying na po talaga. Kasi yung lugar nila doon, may seawall. So wala na silang shoreline na pagawaan ng asin. Very significant role po kasi ang buhangin sa amin kasi ito yung masala o nagfi-filter ng tubig dagat. Tapos yung dyan sa mga sabayan, sa Baybay Norte, Baybay Sur na dati rin nag-aasin, tumigil na rin po sila dahil na-shorten yung shoreline at saka yung seawall. Kasi dati magsabi kang summertime, tuloy-tuloy yung init. Pero ngayon, hindi na siya Ang grabe ang init sa umaga, pagka hapon, uulan siya. So hindi mo talagang mahawakan na o makontrol na it's summertime, parang ganon. So yung sa akin, na-challenge ako na paano ba ako mag-innovate. Kung gusto kong i-revive ito at i-preserve, naririyan pa rin yung traditional na pamamaraan ng paggawa ng asin. Parang kumukonsult rin ako sa mga professor ng University of the Philippines in the Visayas, sa DTI, sa DOST, sa Coastline 5023, kung ano ba yung pwede. At saka pinag-uusapan. Narinig ko ang balitang ganyan rin na nag-import pa tayo ng asin. Ang masasabi ko lang na yung ma-revive talaga yung gawaan ng asin kahit na sa ibang lugar ng Pilipinas. Halimbawa, yung magtulungan. Sana magtulungan yung mga asendera-asendero na ibalik talaga At saka siguro yung focus ng government. Kasi kung minsan ang focus ng government, bakit mag-asin pa ba tayo kung pwede man lang tayo makabili sa ibang bansa? Siguro may mindset sila na ganun. Pero kung sa akin lang, sana through LGU, magtulungan na makapunta ka sa ibang lugar, tulungan mo sila.
bilang registered social worker, ito na talaga yung buhay ko eh. Gusto ko talaga maging asendera kasi nandito yung passion ko. Yung lugar na asina na ito nagbibigay sa amin ng avenue na rinirevive yung dying industry. Maipasa ko sa next generation at saka magkaroon siya ng social impact. I'm proud talaga and it's a privilege na maging asendera.